Maganda na rin ano. Maganda na rin pong dumano kami dito ka Tegram para hindi masyadong nag-aalalaw yung mga tita. Okay. Dito na po. Hello. Hi. Kamusta po? Tinawag po ako ni Sweet Mary. Galing po ako Manila nito, Pasay. Ano pong kwento sa inyo? Sa tingin ko parang nawawala sa sarili. Ano, ninusgan niya yung si Lea nga. Natuklasan niya si Lea at si Lian, yung kakambal niya, hindi naman daw totoo. Tapos pagka iniwan daw siya, papakamatay kaya natatakot si Jano. Yung pala, mga alibay lang nila yun. Yung sinasabi niyang buntis, hindi naman pala raw, hindi totoo. Yeah. Tapos pinalabas na namatay yung anak. Kasi dyan, asang-asa na, tito, magiging tatay na pala ako. Sabi nga nun. Ay, tumawag sa akin. Tapos, tito, may problema ako, wala na. Anong wala na? Yung baby namin namatay. Sabi ni Lea, sabi nga nun. Tapos nga itong bandang uli, nag-meet sila ulit. O ano yan, tumabi ka ulit. E sabi ni Jano, mapilit. Hindi nga nakatulog magdamag dahil baka mamaya kung anong gawin sa akin, sabi ni Jano. Nagpapasundo nga. Sige, hanggat maagad yan, umalis ka na kako nung tumatawag sa akin. Huwag ka nang paabot kay Lea kako kung talagang gusto mong humiwalay. Hanggat maaga, huwag ka nang paabot dyan. Nagpaabot pa ng gabi. Ah, kayo po yung nag-advise na magpasundo na po. Ay, humingi ng tulong. Ngayon mo, tawagan natin si, ano, si Sweet Mary para kung ano yung sasabihin sa iyo. Yun ang ano yun natin. Kaya kayo nga, sumama rin sa Pasay. Ano, ano ang nangyari, Oro? Paano ba'y kukwento? Tika muna, sir. Ito pa. Tapos kinalkal ng kinalkal yung mga gamit ni Lea. Dalawang passport daw niya, mga peke. Tapos may pilukang buhok. Ha? Tito, baka wanted pa yan. Bakit may pilukang buhok na maba? Sabi nga nun. Kako, makiramdam ka eh. Kung ano yung pasya mo, bahala ka, kako. Basta ako, hanggat maaari, umuwi ka na rito, kako. Tapos nag-message si Ma'am Tacone. Tito Cesar. Pagkapapasok si Jano sa school, bigyan niyo ng bodyguard, ako ng bala kasi baka mamaya kung anong gawin kay Jano doon, sabi sa akin. Kinilabutan ako. Oo nga, ako eh. Mamaya yung si Lea, may pinapakilalang ano eh, kuya, hindi naman daw kuya, sabi ni Jano. Na sabi ron ng kuya niya, pag iiwan mo yan, dalawang beses na hospital yan dahil nagpapakamatay, hindi naman daw pala totoo. Sabi ni Jano. Yung pinapakilalang kuya niya, hindi naman pala kuya, kundi kaibigan lang. Kasabwat din ni Lea. Ganun o, anong nangyari? Magsama kayo ng pulis, sabi sa akin. Eka ako, bakit? Ito, malaking problema ko, sabi. Ang ano advice naman ni Ma'am Tacone, yung susi ibang tao magbibigay. Tapos yung mga gamit ni Lea, surrender sa barangay. Ang tutuusin, tito, tita, doon po ako natulog. Sa Pasay? Oo. Sa kanila? Nag-message sa akin si Jano, kinamusta ko. Tito, na-judge ko si Lea, sabi ganun. Paanong decision mo niyan? Okay na po kami. Ano, magsasama ulit kayo? Opo, sabi ganun. Si tita. Thank you po. Ikaw ko bahala. Ikaw na lang, tito. Tita! Ganun nga nangyari. Paano? Ikaw ko ako dyan o naguguluhan sa mga sinasabi mo sa akin, kako. Hiwalayan mo, tapos ngayon, dyan ka ulit tatabi ka. Kalaking problema yung ginawa mo dyan o kako. Ay, hindi. Matanda naman sa kanyang babae. Bakit yung iba nanganganak, iniiwan? Sa babae, 39 daw. 39 ba? Talaga? Sabi ni Jano. Eh, bakit niya si inano pa? Siguro, nalabis kam.
Hindi ko alam kung totoo yung kinukwento na ang babae na may nasa Macau siya. May ba? Ay, pinadala ang passport niya dyan na pekiro yung sa Hong Kong. Tapos meron para isa eh. Hindi. Sa baka sabi ko, baka si Jano na anong may bahay daw, may ganun-ganun. Baka maraming, mamaya na ano niya siya sa ganun. May bahay sa Marilao, hindi meron pa raw niya kilala si Jano. Nabili na raw niya yon sa Marilao. Magaling gumawa na alibay, ayaw ko kung totoo. May bahay kami sa Batangas. Makati pa. Sa Pasay, yung pinunta nila ni Jeffrey. Ay, ni ano, ni Jano. Ay, mali si Jano kaya talaga. Kaya hindi ko maintindihan yung sinasabi ng babae. Dapat hindi siya pumatol ka agad. Eh, tapos sabi ni Jano, puro kasi na, sinungaling na matanda, sabi. Ano ba yan? Eh, si Jano, siguro ulito ang isip ni Jano, kaya gustong sumama ulit. Eh, kiso papakulam daw siya. Tinatakot ng babae. Maliwala ka ba dun? Bahala siya. Eh, pasalamat na ako sa inyo, sir. Nakarating kayo ron sa Pasay para ano yung sinagyano. Ayusin sana. Saka alam mo na ang ano nila, kung saan nakatira. Saka yung ano nila, yung tunay na ano ni Leia. Alam na niyo talaga yung... Alam mo na yung pagkataon ni Leia. Kasaysaya niya. Ayaw po niya magpakuha sa vlog. Naiya daw po siya. Eh, yung binura na yata yung ano niya, profile. Oo, oh, na-block na yata. Binura na niya. Eh, baka sabi sa akin ni Jano nun, Tito baka wanted pen dahil may pilok ang buhok na mahaba. Kaya yung nagbabagong anyo yan, pagka ganyan, may ginagawang hindi maganda ka ako. Baka tinatakot si Jano, ha? Kaya hindi makas. Anong pakiramdam niyo kay Jano, sir? Ay, Kuya Jano po. Actually po, para akong ano eh. Huh? Yung ramdam ko sa kwento niya, para siyang pinaglaruan. Oo, nga. Parang nalabis kami, pinaglaruan. Ay, mga babae, maraming ano, sinasabing alibay. Para bang pinapapasok si Jano na iniinggan yun na gano'n na... Mamaya, ang nakakatakot mamaya. May mga ari-arian sila. Diba yung kasi kausap? Yung kausap ko yan, pagkausap ko, nagbibideo call. Yung picture niya, hindi ko nakikita. Tapos yung boses niya, malago. Buong malaki. Sa tagal ng panahon sila magkatsa. Hindi nagpapakita mukha. Eh, biro muna nandito. Umaga hanggang hapon, kachat ni Jano. Tapos, ibibigay sa akin, mag-uusap kami. Hindi ko nakikita yung picture. Okay. Yung mukha niya, hindi ko nakikita. Ang ano ko naman kay Jano, ba't siya nagmadali? Nakikita niya yung mga kapatid niya. Siya lang ang pag-asa. Ba't siya nakiano ka agad sa babae? Yung babae na gawa kay Jano ng ganong, pinalabas na may kakambal pa. Eh, pati ako, naloko rin. Wala namang kakambal. Wala namang palang kakambal. Ay, Diyos ko. At nagtatrabaho daw yung kakambal niya sa Saudi. Nurse daw. Ay, di, minsan nagpapalitan kami ng message. Yung pala siya rin daw yun, sabi ni Jano. Pero ako po, magalit na sa akin si, ano, o magtampo na yung si Ate Lea sa akin. Basa ko po talaga hindi siya nabuntis. Hindi. Kasi kung nabuntis yun at na... confined ng matagal sa hospital, meron man lang picture, may video. Matitingin. Oh, ganun. Tapos yung... Yung cremate daw po yung baby, tinapon daw kagad sa ano. Sabi lang niya siguro. Kumuha pa nga ron ng birth certificate yun. Dapat gano'n, hindi mo binura nung pinadala sa yung birth certificate yun. Para may evidence ka ako. Puro panloloko yung ginagawa sa'yo. Sa anong edad doon niya talaga sa tingin niyo, nung gabing yun? Ano po kasi... May 39 kaya talaga yun. Hindi ko po masabi. Mahirap. Ay, si Jano ang sasabi, 39 na pa. Hindi baling matanda, basta matino, no? Basta ayos. Magkakasundo walang ano sila, hindi baling may edad na. Basta ayos lang yung babae, hindi nanloloko. Tama ka, tita, doon. Hindi walang ano yan sa tanda eh. Hindi baling matanda kung sino man. Basta ayos yung tapat, hindi sinungaling. Nagluloko. Oo. Sabi ko nga po, may kapalit yung sinungaling natin na hindi maganda. Hindi rin maganda yung... Nagiging miserable ang buhay nila pagka gano'n na. Halimbawa, sana nanluloko. Eh, si Jano naman, hindi makuha manloko nung... Itong babae, parang sanay. Sanay sa mga gano'n. Talagang maingganyo kang kausapin pagka nagsasalita yun. Saka pag hindi, ba't hindi pinapakita yung litrato yung mukha niya pag nakikipagkwentuhan?
Pagka nakikipag-video call, wala yung mukha niya. Boses lang. Boses na malagong ba na... Yano na ito. Naalala ko nga po nun, nung kausap ko siya, eh, voice lang po. Hindi ko naman naisip po na gano'n. Ah, through cellphone noon, nakausap kayo? Nung pong sa yung pinapunta po ako ni Kuya Chano sa kanila. Ah, nakausap po kayo? Oo. Oh, hindi nyo makita yung ano niya. Hindi niya pinapakita. No, ba't gano'n kaya? Mayuhagaan. Boses lang. Yung anong pangalawang meet nila, nagulat daw si Jano, kwento niya sa akin. Mm. Oh, ba't ganyan itsura mo? Nakasakit daw siya, sabi ng babae. Oh. Ako, siya naman yung Jano. Nung unang meet niyo, siya ba yun? Eh, sabi, siya, sabi. Hindi niya rin, eh. Ewan ko ba kay Jano, Diyos ko? Ba? Eh, kung magkasakit yun, hindi ganun itsura na bagsak yung katawan. Kawawa naman si Jano. Kabata pa niya, nagmadali. Eh? Ako eh. Anong pasiya mo, Jano? Mag-i-stay ka dyan sa Pasay? Opo, sabi niya. Ay, Diyos ko. Uwi daw po siya bukas. Kung so, ano man po yung mga pagsisinungaling niyo, pagkakamali. Aminado naman siya. Umamin naman siya. Hindi sabi ko, hindi dahilan yung mahal mo siya, pero mahal niya daw po eh. Kaya naloko po niya. Mahal niya si Jano. Ewan ko, di ako. Parang ako ngayon, yung pag-ibig parang nagagawa ngayon eh. Parang hindi na ako ano yung talo ko. Ay, ewan. Lalo niya, sabi niya may edad siya. Oh. Tapos yung taga saan daw talaga? Probinsya niya. Alam yun po ang ini. Yun ang... Parating Ilocos. Ilocos. Eh, hindi nga. Kung saan, mali mo, kasinungalingan din yun. Yun ang sinasabi sa'yo. Kailangan yung mga ID niyang talaga. Kung saan siya tao. Yun ang ano, yun ang sabi maganda. Sabi nga niya, puro peke yung mga ano niya. Oh, anong ibig ID sabihin? Ay, Diyos ko, gano nito ka. Hindi pa man tapos kasi sa pag-aaral. Ba't sumabak ng gano'n? Baka nainganyo, may bahay, may ano, naka-abroad, Diyos ko. Yung ang pinangano kay Jano. Oo, yun. At yung nanay ni Leia, nasa Amerika, papakilala pa raw si Jano sa nanay niya sa Amerika. Hindi. Gano'n. Dapat matuklasan kung tagahan saan talaga siya. Yun ang maganda. Kung ano man mangyari, alam mo kung saan siya, taga saan anong siya galing. Record niya ron sa lugar nila, yun ang pakialaman nyo. Tanong nyo kung saan talaga, yung mga ID niyang talagang mula nung panganak siya. Para ano talaga kung ano yung pagkatao niya, dahil magaling gumawa ng alibay eh. Kung taga saan talaga siya, ano, mga magulang niya, pakilala niya. Magaling gumawa ng mga ano, alibay. Mamaya, ano siya, ay Diyos ko. Eh, si Cesar, madali ding ma-scam ito eh. Oh, dinamay mo na naman ako. Hindi ba? Kung ano, kasi lang kasabuha mo, sila yung kaano mo lagi. Lagi mong kausap, pati yung kukunwari kakambal niya. No. Yung pala, Paano kakausap niyo, Tito? Oo, oh, lagi kausap siya. Hindi ko nga nakikita yung picture niya. Eh, ba't? Matagal niya na akong nakakausap? Minsan-minsan, pag nandiyan si Jano. Tapos, talagang hindi nyo nakita? Hindi o. Yung palang, alimbawa, ba't yung kakambal mo, parehas ka ng boses? Oo. Eh, kasi Tito, kakambal ko yun eh. Kaya, hindi nyo rin nakikita yung mukha? Hindi rin. Pala sila. Yung pala, iisa lang. Ay, talaga itong Jano na ito. Iisa lang pala yung si Leia at saka yung sinasabi niyang kakambal na Lian. Yung kwento ni Jano, may asawa raw yan eh. Ay, Diyos ko. Kaya yung sa passport niya, pinakita sa akin na sined ni Jano. Diego. Ayun ano kung apelyido yung Diego. Diego Vanessa, ano eh. Maraming alias eh. Mas minumura niya kaya kasi. Kaya maganda sana kung matrix kung taga saan ano talaga yung pagkatao niya doon sa barangay nila. Gan. Taga saan siya talaga. Hindi mo alam kung may record siya rin. Gan. Eh, kako, ba't nakarating ka ng Macau? Kasi Tito yung kapatid ko matagal na rito. Direct hire kami, magbabayad sa 100,000, sabi gano'n. Kaya nakakapunta kami kagad. Tsaka yung kuya ko, matagal na rito, marunong na mag-Chinese, sabi gano'n. Hindi naman pala tiyan ang apelyido niyan. Kung gano'ng may kasalanan niyan, kagad nagpa-ano?
Ah, ba't binibigyan mo lagi? Ba't si Tito tumagalo kayong ganyan? Ibig sabihin, tapat siya sa inyo. Ba't no. Ang dami yung chismis kay Tito na marami siyang babae? May sekreto yan eh. Ngayon, hindi yan kasi yung kalokohan ngayon. Ewan ko, trabaho namin. Eh, kaya lang ako nagalak. Inamak-amak pa ako sa mga babae. Mas mukha, hindi ko naman inaano yung sarili ko. Eh, mas maganda naman akong hamak doon sa mga kaharap niya. Yun ang ayaw ko. Napasubo lang ako yung matanda. Nakala mo naman, napakatanda ako na sa kanya. No? 3 taon lang naman tanda ko. Ay, talagang nagwawala ako nung pinigil ang bibig ko. Gusto ko sabihin, yan sinasabihan mo na yan. Eh, mukhang, alos puwit ko lang yan eh. Pag nagali ka, siyempre, galit ka na, no? Huwag na ako kayo, baka ma-high blood si... I-kiss nyo nga... Hindi. Kasi paliwanag ko muna yung inano mo. Papaliwanag ko. Kasi yan, matagal natin mga kasama sa trabaho yan, yung mga biro-biro. Hindi naman nawawala yun. Ibang biro yun. Ibang biro yun sa'yo. Ay, kung ibang tao, hindi ko nang gagawin yun pati sa'yo. Pati yung mga kaano natin, nakikisabwatan na sa'yo. O, Jack, ganitong oras, tawag si Menula sa puwet. Tapos sasabihin nila, sabi mo pa sa kanila, hindi naman marunong silutan ng ganyan. Oh, kaya yung babae, tumatawag na sa kanya ating gabi. Eh ako, maaga ako natutulog. At tapos yung babae, sa group chat pa namin ng yung nababasa ko. Ay, pupunta ko eh. May iba-ibang ng babae. Eh, byuda kasi eh. Kahit na ani mga anak. Kung buwan-buwan nata, iba ang pinupuntaan niya. Siyempre, ikaw mabubusit ka, ano. Yung ganitong oras tatawag ako. Naka-ano yung litrato niya, nakapatong na gano'n sa Facebook. Ito naman, sinisiraan ako doon, hindi naman marunong kilota. Ganyan, hindi marunong. Wala ka pa naman cellphone mo? Hindi. Marunong sa ano? Oo, yung... Sa cellphone. Marunong? Kaya... Ginawin niyo po kasi. Hindi nga sa cellphone, hindi naman daw ako marunong mag-ano sa cellphone. Ito naman, tinuruan nga kita. Tumigil kayo, marunong naman akong bumasa. Hindi ka marunong mag-ano sa touch screen. Pwede ba yun? Oo, magpipindok. Pwede ko bang hindi maano, bakit nasusubaybayan ko yung ano mo? Eh kaso yung ano niya. Ano yung niram mo? Yung ano niyo, lagi kong binabasa. Binibigay ko naman sa'yo. Masama, hindi ko binibigay, may tinatago ako. Hindi, tapos yung isa naman babae, talagang inaano niya. Laging kinukulong pa niya yan. Sabi ng babae, yun daw pagka-friends nila, palitan na ng chance na couple. Sino bang hindi mabubusit nun, ano? Chance couple, sabi. Oo, chance couple, yung friend, chance couple na lang. Binura ko. Si Alexis naman ang taga-bura ko. Papatol kung ano lang talaga. Tita, gusto ko lang gusto kong linawin. Pagka ganyang edad pa, ano yung mas silosa ka, yung ganyang edad o yung medyo dalaga ka? Mas, sa tingin ko yung mas nagiging agresibo pagka may edad na. Bakit? Yung bang ano niya, parang lagi siyang nakakakita na hindi maganda kung may kausap ka sa cellphone, gano'n. Parang naghihinala ka agad. Hindi, ako hindi. Ako naman, halimbawa, ikaw ba, pag nakilala mo lang yung babae, lagi mo bang babatiin yung umaga ng good morning? Padadala mo ng bulaklak. Ay, nagigilip lang naman ako. Saan na ano yun? Saan pa pupunta yun? Lalo na yung mga babae ngayon, di ba? Buti sana kung talagang, hindi naman ako, hindi ko naman, tiga mo, kahit na, hindi ganun. Ang dami, ako nga, kasama ko lang sa trabaho, nakikipaganuan lang ako nun. Nakakaino mo lang, kasi nagbibiruan kami nung, lalaki. Sabi sa akin, maganda kasi yung trabaho namin, Dercon. Ay, Lota, ka, maganda ka. Siyempre, nakikita-apikan din ako. Hindi, totoo, sabi niya, maganda ka. Ay, na-champuan kami nito. Aba, nagalit. Yung payong minano. Hindi ako kinakausap. Nag-arutan kayo. Oras naman hindi. Trabaho. Siyempre, ako, pag malapit ako, minsan, ganun-ganun lang. Sabi nga, tapos sabi ko, andal, sabi ko, nagalit pala sa atin si Cesar mo. Nakita tayong... Paano nakikipag-arotan ka? Natakot na siya, hindi na tumabi sa akin. Kaya ako, siyempre alam mo yung babae, no? Kung gustong may gawin. Mantakin mong, sasabihin yung babae, tatawag sa kanya ating gabi. Naano ko yun, nabasa ko. Bakit may balak na? Lalo na yung mga sinachat na medyo makiril. Sinto lang naman yun? Yung chat niya yun, taga Quezon.
Eh, siyempre, byuda, baka nangangailangan. Kaya nga sabi nung nag- Pinagugutan si... Tita Lota, kalma lang mo kayo. Hindi. Ang pinagugutan mo si Tita Lota. Oo nga eh. Hindi, gano'n lang ako. Nag-greet lang naman ako. Gano'n lang ako magsalita, parang... Meron ko ba? Ay, sila naman ay nag-greet din sa akin ng good morning. Bulak lang rin pinapadala. Iba yung ano. Ay, hindi. Hindi na. Si Sara. Ano? Hindi. Balik ka na. Sino bang hindi mag-ano nun? Hindi na, tatabi mo eh. Hindi, gano'n lang ako mag-ano talaga pag ako'y nagsalita. Tignan nyo, mga, sa mga tatay, sa mga tatay natin dyan, mga tito, kalalakihan dyan. Yung pagka nasasaktan yung mga asawa natin, o tignan nyo, si Tita Lota, maano eh, yung pinagugutan, mabigat eh. Kaya, tito ah. Isu mo na tito. Papatulan talaga niya. Iba-iba ang ano niya. Siyempre, yung asawa mo, alam mo yung ano eh, yung kilos. Ay, talagang papatulan niya. Ay, naniniwala akong may tampuhan ko kayo pagka hindi ba. Hindi! Ganun lang ako talaga magsalita. Ay, talaga ito. Ibig sabihin may tampuhan ko. Makita na naman tayo. Itawitin lang kayo. Aray talaga itong jack na ito. Anong film mo sa kiss ko? Huwag nyo nasasaktan si tita. No comment. Tito! Hoy! Nagulat. Nagulat talaga ako ha. Pero mapuntaw muna ako kay Bayaw. Ano pong ano balita? Wala pa ba sinasabi si Bayaw na pakasalan ko na kaya, mag-propose na kaya ako kay Sweet Mary? Eh, sa tingin ko, kahit na hindi magsalita si Brian ng ganun, eh parang nararamdaman ko, parang may ugnayan na rin. Ganun. Kasi nung nakita ko, napanood ko, magkasama ko sila sa bathtub eh. Nag-ano-ano sa, nung... Ay, may bulan tubig. Minsan, namamasyal sila na lang eh. Hindi sinasama. Nagmasyal sa luneta, silang dalawa lang daw. Sabi niya, ay, okay. Sana gusto ko nga rin. Pero ang tanong, tanggap niyo po ba kami? Babato, hindi. Yung kami magtanong kung tanggap niyo talaga. Pamilya namin dahil ito naman. Kami poor. Kasi tita, kasi, wala ko doon yun. Importante yung puso. Ay, ako nga gusto ko. Kaya nga sabi ko sa'yo, yung kahit matanda yung babae, no, kay Jano, basta yung ano lang siya, tapat hindi linoloko. Yun. Eh, nagloko na nga eh. Kaya ngayon ang natatakot ako mamaya kung ano-ano pang pakain sa kanya. Okay, sano natin sila pakakasal? Ano pong, siyempre, kayo yung magulang ng mga Bayaw? Kayo po yung magulang ng Bayaw? Kung ako, ayoko po munang kasal. Hindi po. Hindi, si Brian daw. Si Mary. Kaya ako si Jano. Kit Mary. Sa tingin nyo, sano natin sila gustong ano pagka po kayo masusunod? Kasi kayo po yung masusunod. Eh, kung kami masusunod, kahit kami, na simpleng kasalan na lang para ano. Oo, ako nga gusto ko para magkaanak sila. No, gusto ko nga, kung talagang magkaano sila, gusto ko magkaanak. Gusto na magkaupo. Hindi, gusto ko magkaanak din si Brian. Kasi kawawa din, wala. Eh, siyempre, kami matanda na, hindi naman namin sila masyadong... Kasi si Mary lang sumusunod. Kaya meron siyang anak, hindi meron siyang karamay. Eh kami, di mo naman sila maano. Napasusunod ni si Mary. Oo, hindi namin. Iba na ko sila mag-usap ngayon. Napansin ko lang po. Napapansin niyo ba? Ako, napapansin. Kayo, mas kasi, mas ma... Kasi kayo, nakikita niyo dito kung paano sila. Mas marami kayong masasabi sa akin. Ako, sa vlog lang. Hindi, si Cesar, lagi silang ano eh. Eh, napapansin ko, minsan eh, pag si Brian eh, pag nasa bukid, dadalang pa ni si Mary ng merienda, inumin. Hindi, automatico yung kay ate, siyempre siya yung sumusuyo eh. No. Parang baligtad. Hindi, yung kay Bayaw. Bayaw, ano yung nakita niyo pagbabago kay ano? Kaya nakita kong pagbabago ngayon, mukhang timing naman si Brian ngayon. Hindi, parang ano naman si Brian ngayon. Parang pagka okay kung na. Kung anong sabi ni Sweet Mary, sumusunod naman si Brian ngayon. Tsaka parang mas ma... Parang ano siya, iba, magandang tingnan, malinis, na ano, parang... Tsaka, na po ba siya, ganun? Nakikipagkwentuhan na siya kay Sweet Mary dati, hindi nakikipagkwentuhan eh. Pero ngayon, napapansin ko, nakikipagkwentuhan na ganun. Hindi ko lang naririnig kwentuhan nila. Parinig.
Tita, si ano po, Kuya Alex, kumusta? Ito po pala yung ano ko. Hindi ko po alam kung alam niyo na to, kung napapanood niyo po yung pinakahuling ano po, live ko nun sa kanya. Sabi ko nga po sa kanya, basta naiuwi na kita sa inyo, para hindi mo naisip na ginagamit ka, hindi na ako pupunta sa inyo, sabi ko. Kumusta po siya? Ay, hindi ko lumalabas ng bahay. Ay, ako hindi ko pa nakakausap eh. Abuti si Eric eh, kasi nagpapasketball pagka umaga, tapon nandun si Eric eh. Pupunta ka doon, di ka mapapansin eh. Paano yun? Nung nga umalis si na si Mary, pumunta na Maynila, kasama si Eric, si Brian, si Crystal, si Enrico, ito hindi sumama. Eh, inabilin sa akin si Mary na titingnan ko raw. Ay, hindi naman, wala eh, hindi lumalabas eh, yung mga bintana, puro sarado. Nakakatok ka, walang magbubukas. Kaya, ano, tita, kay tito, kay Sweet Mary, especially kay Sweet Mary, lahat ng mga nagmahal sa magkakapatid, tapos si Tita Takumi, ganun din, kay Tita Takumi, kay Nanay Vanessa, yung mga, ano natin, ano lang, sobrang, ano, sobrang thank you talaga. Oo. Sa, ano po, alamat. Sa pagmamahal. Yung suporta. Basta bahala na po ang ating Diyos sa inyo. Oo, sige. Thank you. Maraming. Ano nga, naano ko sila sa Facebook. Lagi silang nandun, ano, kayo? Si Tita Takumi, gaya nun. Yung pag... Kasi gustong, parang gusto ni Tita Takumi maranasan nun nila yung mga ganun. Ah, yung masaya, yung buhay na... Kahit umuuso siya ng daang libo, no? Daang libo, no, Tita? Siguro, Tita, baka milyon na naubos na sa... Dito lang, ano? Si Ma'am Ethel, kamusta na? Nasa bahay po siya. Hanggang ngayon. Mabait din yun si Ma'am Ethel. Kayo, Tita, ano pong gusto niyo sabihin kay Ate Leia? Leia. Kasi magtapat yung totoong buhay mo naman ang sabihin mo sa amin. Kasi, basta yun lang, walang ano yung edad o ano, ang buhay. Kasi kahit mayaman ka, minsan hindi natin alam ang buhay natin. Kaya ako, minsan nag-aano kay Jano. Kasi, hindi pa tapos ang pag-aaral niya. Saka yung mga kapatid niya, siyempre, siya lang inaasahan kung gumabay. Kaso, nag-ano siya kahagad. Tapos ganyan na nangyari. Si Tito Cesar, kasi nakakausap niyo sa lagi. Oo. Kayo po, may gusto kayong parating kay Ate Leia? Ay, no comment na. No comment na. Kasi halos nasabi niyo naman din o kanina, no? Oo. Hindi namin masabihan. Si Mary, maraming salamat sa mga paggabay mo sa mga amangkin namin. Mabuti nandiyan ka lagi na gumagabay sa kanila, kundi dahil sa iyo, baka mamaya kung ano-ano na naman ang makikita mo sa bahay nila pag kami ay pumapasal na ibang tao. Kaya maraming salamat sa iyo, Sweet Mary, dahil nandiyan kalagi na gumagabay sa kanila. Thank you. Hindi lang po siya. Thank you very much. Tita Takumi. Oh, maraming umaano. Yung lahat po ng mga nagmahal umintindi sa kwento. Naintindihan yung kwento, kalagayan po ng buhay nila. Kasi marami rin ang taong mababalo. So, paano, Tito? Sige po, salamat. Thank you po. Salamat. Tita. Oh, God bless. God bless na lang sa inyo. Thank you po. Thank you. God ingat bless. Ingat sir. Thank you sa ginagawa niyo sa mga pamangkin namin. Ano, huwag kayong magsawa. Ito naman. Basta, part sila ng pamilya na namin. Tsaka po kayo.